money ride, let the paper ride, let the money rock. Got four big bands on 35, hit twice in a row. Pull up to the door late night and they ask for the code. Tell them click 585 on the pad, good to go. It's your boy CJ at nandito na naman tayo sa Molino Boulevard. Park 2! Gamit ko pa rin yung alamat na bike ni Boss Clado na pangayos ko na ito, guys. So dahil may fuck COVID, wala tayong ginagawa kundi magbike. Puro bike lang tayo ngayon. Wala kang katao-tao sa ano, sa mundo. Woo! Wala pang araw. Ang oras natin ay alas 3, dapat tirikang araw ngayon. Takbong pogi lang. Kaya nga. Mag-ride! Sarap! Fuel, papunta na kami dyan! Baka matrentahan na naman ako. Dadaan tayo ngayon sa ano, St. Dominic. Tapos kakaliwa tayo ng SM Bacoor. O mga 4 na oras na lang takbo. Nandun na tayo. Wow! Ang yaba! Ang yaba! Hindi yaba ako yung mga construction. Tinayuan? Oh, sige na, mamaya na ulit mga peace. Kapagod ang daan. Later. So, what's up nga sa inyo? Ito nga pala si, ano, Carlito. Pambatong kanabong na manok. Ano mo, gano'ng kaganda yan? Hindi yan inakay, ah. Tandang na to. Ito inakay. Kumakasta. Yan, nanay, yan, nanay. Ang ina kay pre, yung mga sisi. Ah! You need more knowledge. Takay na, wala akong alam sa manok vlogs. Cock vlogs. Cock vlogs. Bila ka mo nila, kawawa na may mga anak. Kinahanap na yan. Pamain-main-main na lang po, no? Pamain-main-main na lang. Walang laman ng butsi. Pamain-main na lang. Kapatukay natin. Sige, tara. Sabong, meron akong manok. Ano? Tubong gentry. Maraming itlog yan. Ah, may itlog. And, anong tawag sa patuka mo dyan? Anong tawag po dito eh? Regular concentrate. Magkano kilo? 25 ang kilo natin. Mga manok, kailangan nyo kumain bago sila humapon. Kasi yung ano nila, yung butchi nila kailangan punong-puno yan bago sila humapon. Para sa gabi, tutunawin na lang nila yun. How? Kaya ipot sila ng ipot pag gabi, diba? Tignan mo yung gilid ng court. Puro ipot ng manok ko. Kanino bang court yan? Kanino ba ba? Hindi sa akin. Uy! Sinag ka? Parang mana sa amo! Si Pamukol, di kayo. Baga, si Pamukol yung mga sisiw na patakbo-takbo lang. Pamukol, hinahamon kita ng burtahan. Mukhang niyayabangan dyan. Ayan. Ito, medyo matapang kasi yan eh. Pero makikita mo. Ay, dami itlog. Pwede nang ano, lutuin. Galingan mo, maglimlim. Kinangina ka. Pag di ka naglimlim na maayos, kakatayin kita. Sa mga gustong umorder ng aking mga bantam na manok, tumawag lang kayo sa number na yan. Issue boy CJ at kalbo na tayo mga kaibigan. Hindi ko alam kung bakit naisipan ko yan dahil dito sa buwakan na kinang quarantine na to. Ibaba natin ng konti mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa rooftop ng aming boarding house. Sorry ma, nagpakalbo ako. Alam kong ayaw mo.
Ngayon, sasagutin natin ang mga questions sa ating channel, di ba? Kasi gumawa tayo. Hindi ko pa nasabi. Wait lang ha. Alright, here we go. Dahil hindi ko pa nasabi sa inyo na gumawa pala kami ng asslove that basta yun, nandyan naman sa link yung site kung pwede kayong magtanong sa amin yung mga essay. So, ayun, kung may gusto kayong itanong anonymously o kung gusto nyong sabihin yung pangalan nyo, i-chat nyo lang dyan sa channel namin na yan. Dyan sa website na yan, ang tanga ko. So, yun lang. Unang tanong, sasagutin natin yan. On behalf of Kapanalig, dahil hindi tayo pwede magsama-sama ngayon dahil may social distancing, magkakalayo tayo. Ngayon, ako muna ang sasagot sa mga tanong nyo. Katulad nito. Unang tanong. Sinulat ko eh kasi wala tayong pagbabasira. Yung cellphone ko, ayan o, pinare-record. Diba, ese? You know what I'm saying, ko? Here you go, ko. Una, an anonymous ass. Yan. Do you have a YouTube channel? Yes, po, sir. Ito pong ginagamit namin ay channel po namin ni Ponay, ni Piol, ako, ni Ramil, ni Fritz, ni Ryan, ni Gwen, ni Padon. Yan, mga kapanalig ni Alted. Ito yung channel namin. Pero, ang active lang talaga dito. Si Ponay, ako, si Piol, si Fritz, si Ryan, tsaka si Ramil. Yung tatlo, si Alted, si Padon, tsaka si Gwen, medyo hindi sila updated sa amin. Hindi lang naman yung tropahan natin, yung tropa nila. May tropa din sila iba. And dun sila mas komportable. Hindi ko naman sinasabi hindi sila komportable sa atin. Pero yun yung madalas nilang kasama. Pero wala kami doon. We got no beef with that. We got no problem with that. No. Oh, next. Sino pa single sa inyo? Pareto please. Actually, yan. Love life. Ow, ow. Sino pa single sa inyo? Well, kami ni Piol. Ay hindi, joke lang pala. Lahat kami dito single, mga pare. Kami ni Piol, wala kaming jowa. Wala kaming pebe, di ba? Oo, so yan. Si Romil, walang jowa. Si Polay, walang jowa. Si Prince, walang jowa. Si Ryan, ako, si Piol, yan. Wala kaming jowa, alright? Alright. Next. Advice para sa mga hindi na crush back kasi taken na. Ah, walang problema dyan. Pero ito, itong tanong na to. Gusto ko sagutin natin to na tayong lahat ng mga kapanali. Ayokong ako lang manggagalit lang sa akin. Pero dahil nandito na ako, sasagutin ko na yung part ko. Pero next time na magkasama-sama tayo, sige, sasagutin nilang lahat dyan. Pero sa next video na, sa next vlog na, pati ng ilong po, putang ina. Nakalikabok dito sa taas. Nasa rooftop ako eh. Advice ko lang eh, maraming isda sa dagat. Diba? So, mamili ka lang dyan. Mas maganda, mas marami. Backboy be like. Hindi po ako backboy. Ano lang ako? Kalbo. Next. Salamat pala sa mga nagtatanong. Kung may mga tanong pa kayo, dyan lang. Ayun na pala. Kasi nang ulo ko. Na-allergy na naman. Kailangan ko na naman to linisin. Alright? So here we go. Next. For anime review next time, please. So weeb to. Sigurado ako weeb to. Kung hindi nyo alam yung weeb yung mga non-Japanese person who is obsessed with Japanese culture. Ayan. Sinagot na. Salamat, editor. Ayan, sabi dito, suggest ko Vatican Miracle Examiner. Okay, sige. I-check natin yan kapag may time tayo, kapag nagkaroon tayo na load. Okay. Itingnan natin yan. Mukhang maganda naman eh. Medyo nagbasa ako ng synopsis niya. It's about murder. Eh, favorite ko pa naman na genre ay psychological. Though, kami dalawa lang din naman talaga yung nanonood dito ng anime sa Kapanali. Kami na bahala dyan, alright? So, see you next time. Kung marami mga gusto pa kayong tanong, itanong nyo lang sa amin. Bye-bye. I love you guys. Naka 100 subscribers na tayo. See you. Ingat kayo lahat sa quarantine ha. Bye-bye. Day 5 million. This past days, nag-decide ako na mag-declutter ng mga gamit na will not add value in my life. Katulad nito, itong camera na to, eh matagal ko na itong gustong i-dispose. Kaya lang, may sentimental value kasi sa akin. Ito sa akin nung father ko before pa nagkaroon ako ng idea kung paano gamitin to, paano to i-operate like that. And sobrang luma na niya. Pero gusto ko siyang i-dispose. Pero what I'm talking about here is that material things can give you value or sentimental value pero hindi siya effective for long term. Kasi material things are supposed to worn out over time. In times like this, dahil syempre gusto ko itong isave, pakita sa father ko na, Dad, I kept this thing that you gave me pang bata pa ako na nasa akin pa hanggang ngayon. Now,
how to let go of sentimental things na sa tingin mo may value pa rin sa buhay mo pero you think na wala nang space. Well, may ginawa akong isang action na actually na-inspire ako doon sa isang podcast ni Matt D. Avila. Nasabi niya doon na you can keep it as a remembrance by putting it in a book. Katulad na itong ginagawa ko na ginawan ko siya ng isang compendium na kung saan nakalagay doon yung mga bagay na gusto kong magkaroon ng remembrance pero i-dispose ko na by today. Katulad nito, example. Alright, this is what I'm talking about. For example, this one. I took a photo, then ilalagay ko siya dito sa compendium na binubuo ko sa publisher na pwede ko siyang i-publish the day na matapos ko siya or any day na gusto ko. And I can just save it in a flash drive para kung sakaling dagdagan ko or any idea na malagay ko, input or style, pwede natin ilagay dyan. Katulad nito, for example, this way back, 2016 or 17, ganyan. Junior high school days. Actually, ito, isa to sa mga recitation na natanggap ko doon sa favorite teacher ko sa Aralin Panlipunan. Kinikip ko siya hanggang ngayon kasi naging inspiration sa akin yun na she was a UP student and teaching in a public school. Ganun, may sentimental value kasi ito na gusto kong i-keep para at some time, ma-meet ko ulit yung person na yun. I can just proudly say na, Ma'am, I kept this thing from you before na gusto ko ipakita ngayon na naging motivation siya sa akin to pursue my career like that. Katulad nito, reward. Hindi ko kasi masyado binabalyo yung reward, especially pag nakaprint lang siya sa paper. Katulad nito, yung mga diploma, mga certificates, tinatapon ko lang yan agad. Kaya nga, yung mga rewards ko before, wala na, tinapon ko na talaga, sinunog ko na. Wala kasing value sa akin yan. Pero ngayon, tatry natin siya i-keep, ganyan. Gawa natin siya ng compendium as a remembrance lang naman na yung effort natin before. Eh, nagbunga. This is just a stupid idea eh. It's just a certificate of recognition. Pero gawa-gawa lang namin yan in the room na I was rewarded as the party king in our 2018 to 2019 Christmas party. This one, Best Supporting Actor Award, I won this last year nung nag-film kami. Doon sa isang video namin na pinost namin sa MIL. Basta anything that will not give value to your life or will not help you, pwede mo siyang i-dispose. So, paano naman kung ganito? Kung yung bagay na gusto mo, for example, in this camera, mahilig ka mag-collect ng cameras and things technology. It's your choice na kung gusto mo i-dispose yun. Kasi it's your hobby. Nagbibigay siya ng value sa buhay mo, so why dispose it, diba? So, yun lang naman. I just wanna share this idea na nakuha kay Matt D. Avila before. Napu-frustrate tayo sa mga times na ganito kasi wala tayong magawa mostly in our time. So, why not organize your things, your materials? Mas madali pag naka-organize yung mga gamit natin. Well, I want to add something. Kasi itong camera na to, gusto ko talaga siyang magamit for at least one time. Pero, to execute that action or to use this camera, kailangan natin siya ng film and alam ko wala nang film ngayon na binibenta dahil stock out na, hindi na siya uso and sobrang hassle na. Hindi katulad ngayon na you can just take the photo, hindi na kailangan i-scan or any process katulad dati. Somehow, there's a thought that emerged in my mind. Para naman kung ganito, things na may value, magagamit mo siya, hindi pa siya worn out, and you think will help other person, pwede mo siyang ibigay. For example, books. For example, Mia, kasi I'm a huge hoarder of books. Mahilig ako sa books. So, minsan may mga time na, okay, nabasa ko na itong book na to. Need ko ng space para sa room ko para lagyan ng mga bagong gamit, ganyan. So, ano yung magiging action? Of course, pwede mo ibigay sa family members, sa friends, charity, ayan. Yung mga gamit na sa tingin mo, magagamit pa nung iba. Pero kung sa tingin mo mga gamit na yun last pag na ganyan, siguro, better dispose it na lang, di ba? Nonetheless, it's always the thoughts that matter. It's always the love, the compassion that you feel when you receive that gift or when you give someone. Well, I'm gonna leave this quote. One way of showing gratitude to the giver is to treasure the idea rather than the material. Is to treasure the love, the compassion rather than the material object.